Dito na naman tayo sa commodity currencies. So, ang mga commodity currencies is Canadian dollar, Australian dollar, at saka New Zealand dollar, NZD. So, bakit commodity currencies? Sa Canadian dollar muna tayo. Ang Canada ay world's fifth largest producer of gold and 14th largest producer of oil. So, tends to rise when commodity prices rises. So, ganun din sa Australian dollar and New Zealand dollar, commodity currency sila, meron silang positive correlation sa gold and metals. Ano ba yung mga metals? Like silver, platinum, ganun. Itong dalawa na to, except sa Canadian dollar, nag-e-export ng agricultural products at saka sensitive sila sa severe weather conditions. So, for example, may bagyo sa Australia. So, malamang ang Australian dollar ay magiging weak currency. Dito na naman tayo sa Japanese yen. So, ang Japan, ang economy ng Japan is export-driven. So, sa Bank of Japan, often intervenes in the currency markets to keep the yen weak. Bakit? Pag weak ang Japanese yen, magiging affordable ang exports nila. Kasi ang Japan kasi very little energy production. So, doon sila nag-rely on exports. Ang JPY has negative correlation to oil prices. So, ibig sabihin, pag ang oil ay pababa, ang Japanese yen pataas. So, ganun siya. And then, dito na naman tayo sa Swiss franc. CHF ang symbol ng Swiss franc. Bakit? Ang meaning ng CHF is Confederation Helvetica Franc. Kayo na mag-research kung bakit ganyan ang tawag sa kanila. Ang Switzerland is physically small but a financial giant. 35% ng wealth management sa buong mundo ay nandoon sa Switzerland. Diba may na-mention tayo sa previous video natin about sa mga banks? So, ito yung tahanan ng UBS, CSFB at mga major banks, itong Switzerland. Ang tawag naman sa Swiss franc ay safe haven currency dahil politically neutral ang Switzerland. So, for example, sa US merong tension. Like, yung meron silang tension between North Korea. Ibig sabihin, delikadong mangyari ang war. So, ang mga investors at malalaking bank sa US ay lilipat nila ang kanilang pera dito sa Switzerland. Bibili, syempre, bibili sila ng Swiss franc. So, magiging strong currency ang Swiss franc pag merong mga political uncertainty sa US. Meron din mga forex traders na nagmamonitor lang sa gold and oil prices to predict price movements in specific currency. Yung ating na-mention kanina, di ba, mga negatively correlated sa oil, positively correlated sa gold, mga ganon. Pwede nila maging basihan yon sa pag-predict ng currency movement in the future. So, meron din tayong application sa cellphone na pwede natin i-download, like itong ano, Easy Metals. Meron tayong mga application sa cellphone na makikita natin yung price movements ng oil and gold. So, recap tayo, no? US dollar, gold muna tayo, gold. Pag ang gold
mataas US dollar, mangyayari sa US dollar, pababa ang euro, pataas. Ano pa yung mga positively correlated sa gold? Yung mga commodity currency, yung Canadian dollar, di ba? Pag Canadian dollar din, pataas din yan. Okay? So, ano pang ibang positively correlated sa gold? NCD, New Zealand dollar, kasi nga commodity currency to eh. And then, ano pa? Australian dollar, di ba? Pag gold ang usapan. Ngayon naman, pag oil, pataas. So, anong currency ang related sa oil? So, British pound. Positively correlated ang British pound sa oil prices. Ngayon, ang Japanese yen ay negatively correlated sa oil prices. So, for example, if mag-trade ka na oil and gold lang ang titingnan mo, so, pwede kang gumamit ng mga currency pairs na positively and negatively correlated sa gold and oil prices. So, meron pa tayong additional information like Australian dollar. So, 80% positively correlated sa gold prices. Canadian dollar, 60% positively correlated sa gold prices. And New Zealand dollar, 50% positively correlated sa gold prices. So, makikita natin itong Swiss franc kasi nga sa ano to eh, politically neutral sila, di ba? So, pag ano, pag nag-trade tayo ng Euro, USD, tsaka USD, Swiss franc. Mangyayari. Ano mangyayari? Pag ang Euro-USD na pair is paangat. Ito namang US dollar, Swiss franc, pababa. Itong dalawang currency pair na to ay laging ginagamit sa pag-hedge ng posisyon. For example, ngayon, nag-open ka ng posisyon sa Euro-USD ng long position. Ngayon, nung tumakbo yung position mo, talo ka kasi baliktad yung takbo. So, baliktad ang takbo ng Euro-USD. So, pwede ka magbukas ngayon ng yung tunay na direction pala, ganyan. Short. Magbubukas ka ngayon ng USD CHF. USD Swiss franc. Dahil nga, ito'y nag-hedge sa Euro-USD. Gagawin mong position dyan. Long ka. Opposite direction sila. So, yung ibang trader gumagamit ng hedging strategy. Na delikado yung hedging strategy pag yung account mo ay maliit. Pero pag marunong kang gumamit nun, pwede kang magbukas ng dalawang currency pair na nag-hedge sa bawat isa. Or isang currency pair, buksan mo ng long at saka short, dalawang position sabay. Kaso lang, dapat marunong kang mag-cut ng, sa isang position pag sakali tumakbo na yung isang position na positive. So, i-cut mo siya. Siguraduhin mo yung talo mo dito sa isang posisyon, mababawi mo sa kabila. So, laging tandaan sa FX market or Forex market will react strongly sa mga cash transactions. At saka, pag mayroong mga stock transactions, minimal impact lang yan sa Forex markets. So, balik tayo sa ating previous lessons, no? Sa ating natutunan.
So for example, mag-trade tayo ng tawag dito. Ano ba to? Euro USD. Euro USD. Tapos British pound USD. By only looking gold and oil prices. For example, gold prices ngayon pataas, oil prices pataas. So anong mangyayari sa Euro USD? Anong direction ng trade ang iyong bubuksan? Euro USD sa gold. Okay? So magiging long or mag-buy tayo sa currency pair na yan. Sa GBP USD or British Pound USD, are we going long or short? Of course, yung gold prices, pataas. Ang oil prices, pataas. Pag ang gold pataas, ang US dollar, pababa. Ngayon, ang oil naman ay pataas, so ang British Pound, malakas. So, ibig sabihin, weak ang US dollar, strong ang British pound, so mag-buy tayo sa currency pair na to or we go long. So pwede natin gamitin ang mga informations na yan by our trading strategy. Pero dapat titingin din tayo sa charts, of course. Time your entry. Pag bullish ka sa British pound USD, you need to time your entry. Of course, gagamit ka rin ng technical analysis. So, sa next video, ang topic nating tatalakayin is about Forex technical analysis. Thank you sa panonood at paki-like sa aking video and subscribe to my channel. Good night sa inyong lahat.